Isang maganda ng afternoon, Metro Manila, Manila. At syempre sa lahat po ng mga pangga natin na nakatutok na sa atin ngayong hapon, ako oras natin, aba 9 minutes bago sumabit ang alas 2 ng hapon. Isang magandang afternoon mga pangga. Nako, kumusta kayo mga bangga? At syempre ako mabuti naman, ngayong hapong ito ay nandito ko ngayon sa kahabaan ng aming parking slot. Akala niyo nasa kahabaan ng Commonwealth Avenue, kahabaan ng Marcos Avenue, kahabaan ng EDSA. Wala po ako doon mga bangga. No? Nandito ako ngayon sa parking space namin. At nasa loob ng kotse, ayan, para magpalamig. Wala naman ako pumuntahan ngayon eh. O, ayoko lang magbuhos ng aircon sa bahay, kaya dito ako sa kotse nagpapalamig. Nakakaloka. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta kayo mga bangga? Kumusta mga manong drivers at mga manang drivers kung meron man? Ayan, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan, ano mga bangga? At syempre, eto na nga, dahil marami sa mga pangga natin ngayon ang bumabagtas na, ayan, sa mga pangunahing lansangan sa Metro and Mega Manila, at kahit yung mga OFWs natin na nakatutok sa atin ngayon, di ba? O for sure mga pangga ko, kayo din dyan sa lugar nyo ay nagmamaneho. Kaya eto mga pangga ha, makinig kayong mabuti dahil may paalala. Ayan, syempre ang hari ng kakalsadahan. Hari talaga ng kakalsadahan na. Pero hindi ha, tinawag ko lang ang sarili ko bilang haring ng kakalsadahan. Ayan, kasi ako po'y naniniwala sa aking talent pagdating sa pagmamaneho mga pangga. Ayan, dyan mo maaasahan si Rico Baby. Dahil bata pa lang yan, talaga nga naman nagmamaneho na ako sa aking imagination. Ayan, hello po, magandang hapon sa inyo lahat mga bangga. Alam niyo, pasensya kayo ha. O, hindi ko kasi makita yung mga comments. O, kung meron man nagko-comment, ayan, comment down below. Pero ba't hindi ko makita? Ganun ba pag Android ang gamit mo? Hindi na nakikita yung mga comments. Anyway, mga bangga, eto. Siyempre, nais ko po kayong paalalahanan, lalong-lalo na dun sa mga pangga natin na nagmamaneho. Ayan, para makaiwas tayo sa aksidente. Tip number one! Ating tandaan mga pangga, ayan. Siyempre, pagsakay pa lang ng kotse, ang dapat nating hawakan ay eto! Ay, mali. Iba yung nahawakan ko. Bintuan. Hindi, siyempre, ang una nating hahawakan dapat ay hilahin natin. Hilahin natin ang hilahin. Ito ang seatbelt, ayan. Sa Tagalog, ito ang sintrong pangkaligtasan. Ayan, dapat mga pangga ha, always na nakakabit sa ating katawan ang seatbelt bago tayo, ayan, umalis ng ating bahay o di naman kaya bago umandar ang ating kotse. At syempre, tip number 2! Ayan, ako, para at least, di ba, mas convenient ang inyong pagmamaneho, ayan, ayusin na natin, ayan, yung upuan natin, ayan, i-recline mo, di ba mga pangga, yung kung saan ka komportable mga pangga, ayan, ako, komportable ako sa ganito, ayoko na masyadong nakahiga, kasi may mga ibang drivers, ganun, di ba? Yung kung magmaneho, nakaganun na. Nakakaloka. So, yung kung saan ka convenient, o convenient, di ba mga pangga, ayan, sa pag ayos mo na bago pa kayo umalis, ayan, sa inyong garahe o di naman kaya sa bahay. At syempre, nako, tip number 3, mga pangga ko, i-check natin ang ating kotse. Importante yan, di ba? Kasi baka mamaya, pag alis mo ng bahay, plat pala dalawang gulong mo, di ba? Ang hirap sa highway ka. Kaya dapat, bago kayo umalis ng bahay, mga pangga, umiikot na kayo. As in, paikot-ikot, ikot-ikot, 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 hanggang sa mahilo kayo. Di ba mga pangga, i-check nyo ang kondisyon ng ating kotse. Ayan, para at least, di ba, iwas hassle pagdating sa lansangan. At syempre, tip number 4, eto na mga pangga, dapat meron tayong wallet. At sa loob ng ating wallet, dapat mga pangga, hindi lang puro ATMs at IDs, oo, ang ating daladala, dapat meron ka ring dalang tinatawag na driver's license. So, syempre, di ba mga pangga, kailangan
ang driver's license para kapag tayo nahuli ng MMDA, ayano di naman kaya ng mga kapulisan ng HPG, eh meron tayong ipapakita na valid driver's license. So, wag nating gayahin si Manong o na nanonood sa ating ngayon, iba binibigay pang merienda. Wag ganon mga bangga. And for sure, wala na rin mga MMDA o di naman kaya HPG personnel ang humihingi niyan mga bangga. Oo, dahil lahat sila ay tapat na sa trabaho. So meron tayo 1, 2, 3, 4. Tip number 5 sa pagmamaneho mga bangga. Nako, dapat sabi nila eh, nakikinig ka sa mga magagandang musika. Yung tipong nakakapagpa-good vibes sa iyong mga pangga. Para at least, di ba, habang ikaw ay nagmamaneho, good vibes ka at hindi iinit ang inyong ulo. Iwasan natin yung mga pangga, ha, yung makikipagtalo tayo. Ayan sa mga kapwa natin, chopper, kapag may sumingit sa iyo mga pangga, pagbigyan mo. Sabi nga nila, makakarating ka rin sa paroroonan. Yun nga lang, mauuna ang sumingit sa iyo. Pero dapat ganun tayo mga bangga, ha. Dapat maging mapagbigay tayo, ayan, sa mga driver na singit. Ganyan ko tinatawag yung mga yan, yung mga driver na singit. So eto na mga bangga, tip number 6. Syempre, aside from dapat magiging cool ka lang pagdating sa pagmamaneho, eh dapat syempre mga bangga, meron tayong mga tinatawag na mga signal lights, headlights, wiper, kinemerot, barurot, harurot. Gusto mo yun? Ayan, dapat ginagamit din natin yan. So kapag tayo ay liliko, magbigay response tayo mga pangga dun sa mga kapwa mo. Ayan, chopper na sumusunod sa'yo o sinusundan mo, magbigay ka ng signal, ayan, kung saan ka pupunta para ikaw ay mapagbigyan, kuya. At syempre sa ating tip number 7! Eto, pinaka-importante mga pangga, ang tinatawag na ating pagtingin sa ating mga side, get out! Hindi, oh, yung pagtingin sa ating mga side mirrors, oh, di ba? Oo, sa ating kagaya noon, may dumaan mga pangga. Kung ikaw ay aatras na ko mga pangga, syempre dapat eto ha, yung mirror dito sa taas ng kotse, ang tawag diyan ay rear mirror. Ayan. So dapat kapag tayo ay aatras, dapat always ang mata natin ay nasa rear mirror o di naman kaya at kanan, tingin tayo sa ating mga side mirrors. Dahil, kaya po yan ginawa mga pangga, hindi po yan design. Ginawa po yan para ating tignan at gabay pagdating sa ating pagmamaneho. So ayan mga bangga, ang ilan sa mga basic na dapat yung tandaan. At syempre sa ating tip number 8, nako, ito huwag nyo kakalimutan, yung mga tools nyo mga bangga. O, yung mga tools nyo, yung mga jack na tinatawag, hindi si Papa Jackson ha. O, kapag naplatan kayo at na-meet nyo si Papa Jackson, eh pwede kayong tulungan, oo. Pero hindi nyo pwede gawin si Papa Jackson yung tagabuhat ng kotse nyo. Jack din ang tawag. Oo, dun sa bumubuhat sa kotse o para at least iba kapag nagtanggal ka ng gulong, yan yung mga magagamit nyo mga pangga. So dapat always ha, nasa likod yan. At ang spare tire, naku mga pangga, dapat meron kayo niya, napaka-importante. At dapat lagi nyo din tinitignan para at least kapag kayo mga pangga eh naplatan, eh meron po kayong extra gulong. Ako po si Master Hans, charing. Para na ako si Master Hans ng salita, nakakaloka. At syempre mga bangga, eto rin ha, kasi kadalasan ngayon ng mga sasakyan na meron na tinatawag na dashcam. Maya pakita natin. Ayan, so sosyal, oh, ang taray nung sasakyan ni DJ Rico, di ba? May dashcam, oh. Dashcam, oh, make sure lang ng mga bangga na yung dashcam natin ay king at meron pang memory. Kasi yung iba kasi may dashcam, no space na yung memory card. Nakakaloka. At syempre ang ating tip number 9, ito ha, dapat ang sasakyan natin ay well sanitized mga pangga. Kagaya niyan, ako ay laging may alcohol. Ayan, para kapag halimbawa galing ako sa isang lugar at darating sa bahay, naku, bago ako umalis ang kotse, spray muna. Ayan, so para at least, di ba, ma-disinfect din ang ating mga sasakyan. At syempre mga bangga, tip number 10, para mas lalo
Ayan, tignan sa lansangan, syempre dapat ang kotse mo ay malinis. Gaya ng sa kanya ni DJ Rico, pakita ko sa inyo mga pangga, malinis na malinis. So, alam niyo mga pangga, ayoko sa kotse yung madumi. Oo. At kaya lagi kong mini-maintain ang cleanliness sa loob at labas ng aking sasakyan. At syempre mga pangga, itong sasakyan ko to, sa lahat po ng mga nagtatanong, ay 6 years and counting na to mga pangga, ha? Oo, tignan mo naman, di ba? O parang brand new pa, mga pangga. Kaya naman, dapat talaga yung mga bagay na mahal, dapat nating pagkaingatan. Ayan, at syempre mga pangga, nako, sa lahat po ng ating mga 90,000K viewers! Dami. O, di ba? Maraming salamat po ano sa inyong panonood. At syempre sa lahat ng mga drivers dyan, ikaw man ay isang lalaki o babaeng driver, tangi pong tatandaan at paalala ni DJ Rico na mag-ingat sa lansangan. At syempre, kapag ikaw ay nagda-drive, dapat C-O, nakalimutan ko yung spelling, ha? Basta dapat cool ka lang. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Ayan, sana po ang mga tips na binigay ko sa inyo this afternoon ay makatulong po sa lahat ng mga chopper like me. Once again, nakasama na kapiling at nakabonding niyo po, syempre, ang nag-iisang si Rico Baby. Sasabing hindi lahat ng may pangalang baby, baby, tawan ka. Pangga, pag sa akin ka napunta, baby, loves kita! Tutok lang dito pa rin sa 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!